Magandang araw mga bata! Ngayon ay tayo dadako sa ating ikatlong aralin para sa markahang ito. Sisimulan natin niyan sa pagtalakay sa tula na pinamagatang Sa Bahay ng Aking Inay. Ito ay tula na isinulat ni Hu Thin mula sa Vietnam. Ito ay isinali naman sa Filipino ni Michael Andrada. Maya-maya pagkatapos noon ay atin rin tatalakayin ang pagpapahayag ng sariling emosyon o damdamin. Ano pang inihintay natin? Simulan na natin ito! Sa Bahay ng Aking Inay, tula ni Hu Thin ng Vietnam, na isinali naman sa Filipino ni Michael Andrada. Uuwi na ako sa iyo, Nay. Tumitibok ang tiket ko sa tren tulad ng aking puso. Muling nakasaloongkot ko sa kawayang upuan, kung saan ka nananahi habang kinakalas ni tatay ang kanyang sandalyas. Sa isang iglap, lalabusaw ang layo at distansya. Nagkakapakpak ang saya at nagbibigay ng bagong buhay sa katre. Hayaan mong ako ang sumalok ng tubig. Maging sisidad mo ito ng panighaw sa uhaw. Hayaan mo akong magsaing nang hindi kinukubli ang usok. Hayaan mo akong pasalamatan ng apoy sa sigaan na nagpakalma sa'yo nung ako'y malayo sa tahanan. Narito, tulad ng dati, ang sampayang nakatali sa poste. Araw-araw, tumataas ito para sa iyo. Isinampay ko ang aking damit. Pinaalala nito ang nagdaang mga araw. Tumatangis ang sampayan noong wala ang anak ng ina. Malalim ang ukit ng giyera sa buhay namin. Puno ng tubig ang isang butas sa aming delantera. Humapon na akong muli sa aming tahanan. Fraternal na pagbati ang sinalubong sa akin ng sapot sa dingding. Upang malabusaw ang distansya, ang isang payak naman na lakbay ay kailangan lamang magbalik sa kanyang pinagbuhatan at yumungyong muli sa mga bisig ng ina. Ngunit para sa aktibong kawal tulad ko, ang muling paghahanap ng sarili ay nangangahulugan ng pagsulong, pagpupunyagi sa mga balakid at panganib upang makita karoon sa daang pataas. Tulad ng pagkamasid ko sa iyo, Nay. Di pa man ako nakatutungtong sa delantera ng ating bahay nang sunod-sunod na agad ang putukan sa may harapan. Nay, maliit na istasyon ng tren ng ating bahay, ang ating mga buhay. Kami na iyong mga anak ay lumalagos roon paulit-ulit. Ito na ang huling bahagi ng ating ikatlong aralin. Sa araw na ito, ay atin namang tatalakayin ang wastong pamamaraan ng pagpapahayag ng sariling emosyon o damdamin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, ay iba't ibang uri ng emosyon o damdamin ang ating nadarama. Maaaring makadama tayo ng kalungkutan, kasiyahan, pagkabigo, pagwawagi, inis, dalamhati, at iba pa. Ngayon ay bakit ba natin kinakailangan ng tutuhan ang wastong paraan ng pagpapahayag ng ating sariling emosyon o damdamin? Malalaman ninyo ang kasagutan maya-maya lamang. Basahin natin ngayon ang mga pahayag na ito at subukan nating alamin ang damdaming namamayani sa bawat isa. Sabi ng ina, "Naku, anak, hanggang kailan kaya tayo magtitiis ng hirap?" Inay, huwag po kayong labis na mag-alala. Makababangon din tayo sa kahirapan. Kailangan lang nating magtiis at manalig sa ating mga kakayahan. Salamat anak sa iyong pag-unawa. Hari nawa, ganoon pa man, masaya kong ikaw ang aking anak. Pasensya ka na at naging emosyonal na naman ang iyong ina. Ay, ang inay talaga. At sa maikling palitan natin ng mga pahayag na ito, ng usapan ng isang ina at saka ng isang anak, makikita natin ang iba't ibang emosyon na namutawi sa kanilang mga labi. Una na rito ay ang pangangamba ng ina na hanggang kailan ba sila maghihirap. Siguro ang kanilang pangamuhay ay hindi ganun kaganda. Pero ang anak ay kakitaan natin ng pag-asa. Meron siyang pag-asa. Nararamdaman niya ngayon ay pag-asa at hindi pagkalugmo. Kaya nga niya nasabi na huwag po kayong masyadong mag-alala. Napaka-positibo ng pananaw sa buhay ng kanyang anak at kitang-kita natin yon sa kanyang mga sinasabi. Sunod, nung narinig yun ng kanyang ina, ang kanya namang naging damdamin ay nagiging, ano na siya,
siya ay natuwa na. Siya ay naging masaya at siya ay nagpasalamat pa. Salamat kasi ikaw yung anak ko. Parang na-realize na ang napagtanto niya na ay, mabuti na lamang at ang aking anak ay ganito ang pag-unawa sa akin. Kasi alam naman natin na mayroong mga anak na hindi maintindihan yung mga ginagawa ng mga magulang nila. Na bakit tayo mahirap, bakit ganito, bakit ganyan, bakit yung mga klasiko may ganun, tapos tayo wala. May mga ganun kasing tao at nagpapasalamat yung ina. Napaka-positibo ng kanyang anak. Ano ba yung emosyon o damdamin? Alam natin na mayroong mga emosyon at damdamin. Pero ano nga ba sila? Ang emosyon o damdamin ay ang nadarama ng isang tao, bunga ng iba't ibang mga pangyayari sa kanyang buhay. Halimbawa, siya ay nasunugan. Ano kayang emosyon o damdamin ng kanyang mararamdaman? Siyempre, siya ay malulungkot. Diba? Kasi nga, may nawala sa iyo. O halimbawa, ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral. Siyempre, ang iyong mararamdaman naman ay kasiyahan. Sa madaling salita, nakabatay ang iyong emosyon o damdamin sa kung ano man ang nangyari sa iyo. Kung ang nangyari sa iyo ay masaya, dapat ang iyong emosyon ay masaya rin. Kung ikaw naman ay, kung may nangyari man ang masama, ang iyong emosyon ay hindi rin maganda, di ba? Sunod, madaling ipaalam sa ating mga kausap ang ating nalarama kung sila ay nakikinig. Pero ang katanungan ngayon ay ganito, paano ipaalam sa paraang pasulat ang ating mga damdamin o emosyon? Simple lamang, maaari tayong gumamit ng bantas na padamdam. Paano nga ba gumamit ng bantas na padamdam? Una ay sa paghanga. Halimbawa na lamang nito ay ang bahay na ito. Wow! Ang ganda mo ngayon. Diba, napakalaking kaibahan ng pahayag na ito o ng paraan ng pagbasa ng ganito dahil gumamit tayo ng bantas na padamdam kung ang ating gagamiting bantas ay tuldok lamang. Dahil gumamit tayo ng bantas na padamdam, imbis na ang pahayag ay ganito, wow, ang ganda mo ngayon, ay naging wow, ang ganda mo ngayon. Kumbaga ay mas nagkaroon ng diin doon sa labas na katangian na gustong ipahayag o nagkaroon ng diin doon sa mensahe talaga ng salita. Sunod ay ang damdamin ng pagkagulat. Ay! Nabasag ang baso! Parang dahil gumamit ka ng bantas, parang na-highlight ngayon o nabigyang pansin ngayon na nagulat ka. Kung ikumpara natin yan, kung ang ginamit mo dyan ay quit lamang o kaya ay tiktok, bawa, pag ganun ay ganito sana ang basa niyan ay nabasag ang baso. Diba? Pero dahil gumamit ka ngayon ng bantas, ay nag-iba na rin ang kanyang tono, nag-iba na rin ang kanyang kahulugan. Ikatlo, pagkatakot. Naku po, may lumilitaw yata rito. Ano kaya yung lumilitaw na yon? Hindi natin alam. Alay mo naman ay multo, bulalakaw, ano kung ano man yan. Pwede mong ipadyay si Kasoko. Pero ang ating punto dito ay kapag gumamit ka ng bantas na padamdam sa ganitong mga pahayag, ay pwede ka rin magpahayag ng pagkatakot. Ikaapat ay ang kasiyahan. Halimbawa na lamang ay yippee, kaya ay yehey. Mahusay, nagawa mo ang iyong mga takdang aralin. Ang galing-galing, mga ganon, diba? Kalima ay ang pag-asa. Sana nga magkaroon ng katuparan ng iyong mga pangarap. Sana nga dumating na ang mga hinihintay naming gamot. Sana nga ay matapos na ang mga problema natin sa buhay at kung ano-ano pa na sana nga, di ba? Kaanim, ang galit o inis. Ano ba? Huwag ka ngang makialam. Kung ginamit natin ngayon ang bantas na ito o bantas na padamdam para bigyang pansin ang galit o inis noong nagsasalita. Halimbawa pa na yan ay, tigilan mo na ako. Diba? Lagyan mo ng bantas na padamdam. Imbes na kapag tultok ang ginamit mo ay, tigilan mo na ako. Parang, ano lang, normal lang na salita. Parang nasabi lang. Hindi, wala siyang laman. Walang dating. Parang ganun. Samantala, may mga salitang kapag isinama sa pangungusap ay maaari ding magbigay o magpahayag ng damdamin. Halimbawa na lamang nito ay ang salitang pasensya na. Pasensya na, pero ayoko makisali sa gawaing masama. So, bagaman hindi natin ginamit yung bantas na padamdam, nakikita natin yung emosyon na napagtanggi o yung damdamin na ayaw mo, di ba? Ayoko. Yung pasensya na. Hindi mo na kailangan lagyan ng ano yun eh, ng bantas na padamdam kasi nga, pasensya ang sabi mo. Sunod ay ang damdamin na nagpapahayag ng kasiyahan.
Bawa ay natutuwa ako. O, hindi mo na kailangan lagyan pa yan ng bantas na padamdam kasi otomatiko na alam na yan ng alam na ng mambasa na ikaw natutuwa kasi direktang sinabi mo na ikaw natutuwa na, di ba? Ikatlo ay nagpapahayag ng pagtataka. At ang salitang iyon ay bakit? Bakit? Hindi mo na kailangan lagyan ng bantas na padamdam yan dahil madalas ang sinasama dyan ay bantas na pananong. Diba? Bakit ka ganyan? Bakit ka nandito? Ano, bakit mo ko iniwan? At bakit lahat ay nag-iba? Maaaring bang sabihin mo na? At ang panghuli ay ang damdamin nagpapahayag ng pagkainis. At syempre, ang salita ay nakakainis. Nakakainis talaga. Hindi mo na kailangan lagyan niya ng bantas na padamdam kasi otomatikong alam na yan ng basa na naiinis ka na. Ngayon ay tapos na ating talakayin. Ang wastong pamamaraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin. Tandaan natin na pwede tayong gumamit una ng bantas na padamdam at ikalawa ng mga espesipikong salita na nagpapahayag ng damdamin. So, tandaan natin kung paano sila ginagamit at gamitin natin ng maayos at sa gayon ay mas madali tayong maunawaan ng ating mga kausap. Nagpapasalamat ako sa inyong pakikinig. Dito na natatapos ang ating ikatlong aralin at magkita-kita tayo sa ating panibagong aralin sa susunod na linggo. Paalam!